Hello, dito naman po tayo, ang iyong kusinero. Ngayon po gagawa tayo ng pritong barracuda. Ito po siya. Tapos lalagyan po natin siya ng fried rice saffron with shrimp. Ito po. Tapos magagawa po tayo ng insiladang talong. So pagsasama-samahin lang natin po yon, magiging base po natin itong isda. Tapos fried rice. Sa ibabaw po yung silata. Okay na po, isalad ng talong. So ito yung arigado niya. Siyempre, sibuyas, luya, kamatis, lalagyan po natin ng cucumber. Tapos bagong isda po pala. Ito, meron tayo rito. So okay na po yan. Tara, simula na po tayo. Ito, maglalagay nga po pala tayo ng onion jam. Inuna-una po itong niluto kasi medyo matagal-tagal po ito. Mga 30 to 45 minutes po siyang gawin. Isalad po natin yung kulan. Lalagay ho tayo ng mantika. Tapos ilalagay ho natin yung bawang. Ito lang po. Kunting fried rice lang din po yung gagawin natin. Good for one. Lagay ho natin yung sibuyas. Tapos ilalagay ho tayo ng yung hotdog at sa carrots, nagsama ko na ako para marang makulay. Makulay ang buhay. Inhalo. Ito sa kabila, haluin natin ng konti yung onion jam natin. Ah, masunog. Ano? Lagyan ko siya ng suka, itong onion jam. Suka, asukal, saka beetroot. Yan po yung beetroot. Ito po yung magiging pang-contrast natin mamaya sa lasa ng talong at sa ano, saffron. So lalagay po natin yung saffron. Ito, raso lang po kasi lakas ho kumula yan. Kailangan lang po natin palabasin yung kulay niya. Lagyan po natin ng konting tubig. Lumabas po yung kulay ng saffron. Ayan, maninilaw ho yan. So yung ating rice mamaya is kulay dilaw. Nagdaan pa natin. So, lagyan natin ng asin. Eh, kung gusto nyo po maglagay ng chicken powder, okay lang po. Magic sarap, hitching, fried rice, okay lang po yan. Kailangan lang po natin palabasin yung kulay ng saffron. Para medyo madilaw-dilaw. Pag medyo madilaw-dilaw, lalagyan na po natin yung rice. Ano po kayo, nagtataka po bakit nilagyan ko po ng kanin? Para yung rice po is masyadong mabuhay po siya. Kasi jasmine po yung ginamit ko. Ngayon, haluin na ito. At abin na po natin. Ngayon, haluin na po natin yung ating siladang talong. Lagyan po natin ng sibuyas. Halo-halo lang ito lahat. Kunting bawang, luya, depende po ito lahat sa panlasa nyo. Kung gusto nyo po ng maraming luya, maraming kamatis, okay lang po. Bali, ito po yung timpla na gusto ko. Lagyan po natin ng cucumber. Lagyan po ng konting capsicum. Konting halo-halo lang po. Hindi na po ako maglalagay ng asin kasi bagong po yung gagamitin ko. So, lagyan po natin ng isang kutsarang bagoong. Itong bagoong po na isda, niluto ko na ho ito.
Yan, isang kutsara lang po. Tapos lalagyan ho natin ng lemon. Sili, depende po sa inyo kung gusto niyo po. Kasi po maglalagay ng sili ngayon kasi ayaw nung kakain. Tama natin. Simpleng-simple lang po. Kunti pang bagoong. Tandaan po natin sa timpla eh. Iba-iba naman po tayo ng panlasan ng panimpla po. Hindi ko man po yung eksaktong ingredients nito, yung grams. Baka hindi nyo naman po magustuhan. Di ba po? So, depende po sa inyo. Basta, yung mga ingredients lang po na nabanggit ko, yun po yung para sa akin. Kukuha lang po ako ng rice. Bali, ito na po yung rice na ginawa natin. Tapos, dito po natin ilalagay yung ating yung silatang talong. So, kung gusto nyo po, gawa lang po kayo ito. Aluminum foil lang po. Nalagay ko lang po ito rito. Baliktad siguro. Silalagay yung talong sa taas. Ganyan lang po. Depende po sa inyo kung anong presentation yung gusto nyo, pag-plating po. Hold lang po natin ito ng konti. Tabi na po ito. Malapit na rin ho itong ating onion dyan. Malapit na po yan. Ito po ngayon yung magiging panlasa natin ho dun sa ating barracuda. Yung isda, templado na po. Yung isda ho, namarinate ko nga ho pala ito ng lemon. Tapos sa ilalim mo yung chan, belly. Ilagyan ko ng luya saka yung spring onion po. 15 minutes. Lagyan ko na rin po ng asin. Naantay lang po natin na uminit yung mantiga. Okay po, mukhang luto na itong ating barracuda. Let's go, let's go. Hanggangin ho natin, dahan-dahan lang po. At baka mapaso, okay na paso. Yan. Lalagay po natin sa ating plato. Merong tissue. Papahingahin po natin ng konti.